May isang babae na kahina-hinala sa isang puok ng Sitio Matugnaw, probinsya ng Misamis Occidental, na tila hindi makabasag pinggan kung siya ay titingnan. Siya ay nag-iisa lang sa buhay at nakatira ng isang munting kubo. Siya ay si Divina Gracia, 25 years old. Alamin natin kung ano ang nasa likod ng kanyang pag-iisa. Laging nakasarado ang pintuan sa munting bahay na ito. Matagal nang walang nakapansin sa kanya dahil wala siyang kapitbahay sa bundok na kanyang tinitirahan. Maganda ang babaeng ito, sexy, ngunit hindi ito makakausap dahil hindi din ito nakikipag-usap kahit kanino. At bakit kaya? Okay, isang araw, may dumadaan na mga nagsesensus at ito ang sabi. Tao po, magsesensus lang ho kami. Ngunit walang sumasagot kahit alam nila na may tao sa loob. Kaya may isang naglalakas loob na kasamahan na silipin siya sa maliit na butas at ito ang kanyang nakita. Nako, ang tatanda na at ang pangit ng mukha. Ngunit, oh, may tinatanggal siya sa mukha. At nakita ni Carlos ang maganda niyang mukha. Kaya nagtataka siya kung ano ba talaga ang tunay niyang pagkatao. Ngunit bakit siya naglalagay ng maskara sa mukha? Itong si Divina Gracia. Kaya ang mga nagsesensus ay umalis na, na walang nagagawa. At si Carlos na nakakita sa kanya sa loob ay kanya itong inililihi. Sa makatwid, alam ni Divina na may sumisilip sa kanya, ngunit hinahayaan niya ito at kanyang ipinagpatuloy ang palihim niyang sabi. Hindi niyo ako makilala kung ano ang tunay kong pagkatao. Nakasmile si Divina na nakatingin sa salamin. Maganda ba ako, salamin? Bakit pangit ako sa araw? Ang tanging kasama niya sa buhay ay ang kanyang anim na aso. Kaya wala ng tao na basta na lang makapasok sa kanyang munting kubo. Kung mayroon man na nagpupumilit, siguradong karne siya sa paglabas sa munting bahay, sa munting tahanan kong ito. At sa kanilang bayan, mayroong isang babaeng tila matanda ang anyo dahil nakayuko na ito at may dala-dalang tungkod. Ang nagpapalimos ng kahit saan man ang mataong lugar ay andoon ang matandang ito. Nakabalot ang kanyang ulo at mukha ng isang tela at nakasuot ito ng maluwang at mahabang damit. Nilalapitan niya ang mga taong sa tingin niya ay mayayaman ito. Ito ang sabi ng matanda. Sir, maawa kayo sa matanda. Wala akong pamilya at nag-iisa ako sa bundok na napakalayo mula dito at ito ay nilalakad ko. Sagot ni David. Oh, talaga ba?
Talaga ba, inang? Kawawa ka naman? O, heto, sayo na ang mga pagkain na iuwi ko sana sa pamilya ko. Galing yan sa Jollibee. Ingatan mo sa pagdala. Baka makaligtaan mo kahit saan mo mailalagay. Habang ikaw ay abala sa panlilimos. At may kasama pang pera yan, inang, na malaki. Kaya huwag ka muna magpapalimos. Ngayon, baka maabutan ka pa ng ulan. Ipagpaliban mo muna ang araw na ito. At sumagot ang matanda. Maraming salamat, sir, sa kabaitan mo. More blessings pa sana ang iyong matatanggap mula sa langit. Doon nagtataka ang mayaman na si David. Ito ang kanyang sabi. Oh, pa-English-English pa ang matanda na iyon. Ah, okay lang. More blessings ang kanyang sinabi. Very simple English lang naman yun. Kaya hindi niya binibigyan ng pansin ang sinabi ng matanda. Hindi niya binibigyan ng importansya ang salita sa matandang iyon. Kaya si David ay bumalik na sa isang shop upang bibili ulit ng pagkain para sa pamilya niya. At ang matanda ay hindi na niya matatanaw. Parang nililigaw ng matanda ang bawat tao sa paligid. Kaya madilim na ito kapag uuwi sa kanyang bahay upang walang makakaalam at walang makapansin sa tunay niyang buhay. Walang dapat makakaalam sa akin sa kabila ng ginawa ko. Ito ang sabi sa matanda. Wala akong ninakaw, hinihingi ko ito. Kasalanan ba ang manghingi? Yes, inaamin ko. Isang panliling lang ang ginawa ko. Pero gusto ko lang mabuhay. Walang ina o ama akong nakilala mula pa noon. Ako raw yung inabandona noon ng ina. Kaya lumalaki ako sa panlilimos at kung hindi ko ito gagawin, sino man kaya ang maawa sa akin kung makikita nilang nagpapalimos na walang kapansanan. Walang tumatanggap sa akin kapag pumasok ako ng isang kasambahay. Tinatanggihan ako dahil wala raw akong pinag-aralan. Kahit grade 1 lang. Kailangan sa kasambahay yung marunong din magbasa at sumulat. Papaano ako makapag-aral? Noon, ang nagigisnan ko ay tanging matanda lang ang nag-alaga sa akin. At ngayon, wala na siya sa buhay. Kaya naisipan ko ang klaseng trabaho na ito at sa pagtakip ng katotohanan sa katauhan ko. Takip silim na akong uuwi at madaling araw kapag lalabas sa kubo ko. Dahil ayokong may makikialam sa akin. Hindi nyo lang alam ang istorya ng buhay ko. Kapag malalaman nyo ang totoo, siguro kakaawaan nyo ako. At patuloy niyang nilalakad ang kadiliman patungo sa sitio matugnaw na may nakasalubong siyang lalaki. Ito ang sabi. Oy, Lola, saan ka ba uuwi? Bakit naglalakad ka? Gabi na. Hindi siya kumikibo. Patuloy siyang naglalakad na parang sinusundan siya nito sa lalaking iyon. Hanggang siya ay nakarating sa kubo at siya ay sinalubong ng mga aso at ang lalaking nagmamasid sa kanya ay hindi na tumutuloy. Ang matandang namamalimos sa bayan, siya pala si Rivena Gracia.
May dalawa siyang anyo na kanyang pinagkikitaan upang buhayin ang sarili, ang pagiging begging at entertainer. Pumapasok siya sa gabi ng mga disco bar upang kakanta at sasayaw at panlilimos sa araw. Iniipon niya ang kanyang kinikita, iniimpok sa bangko at hanggang lumaki ito. Ito ang sabi ni Devena, "Mahal ko ang trabaho na ito. Ayaw kong nilalait ako. Dito ako lumaki, dito ako nabuhay. Kaya ipaglalaban ko ito." Hindi lahat nagsasayaw kumakanta ng mga resto bar ay masasama. Mababa ang lipad, iba ako sa lahat. Kaya siguro itinapon ako noon ng aking ina dahil isa siyang malandi. Kung hindi nilalandian ang mga lalaki, hindi iyon gagawa ng aksyon. Kagaya ko na hindi ko pinapansin ang mga lalaki. Pinapansin ko lang sila sa entablado. Wala akong naibigan kahit sino sa kanila. Ang nasa isip ko ay ang pagkamuhi sa lahat ng lalaki. Dahil sa kanila itinapon ako ng aking ina. Heto ako. Ako ang nagkalbaryo sa kanilang ginawa. Ngunit sa buhay ng kanilang ibinigay sa akin ay aking pinag-iingatan. Pilit kong binuhay kahit hindi ko pa kaya. Kung sino ka man na nagtapon sa akin, mayaman ka man o mahirap, susunugin ka pa rin sa kalayo, sa impyerno. Isang araw, napadaan si Carlos ulit sa kanilang tahanan. Naabutan niya ito sa kaanyuhan ng isang matanda na ready na sa pag-alis papuntang bayan upang mamalimos. Ito ang sabi, "Lola, huwag ka nang mamalimos. Tutulungan kita. Punta tayo sa DSWD. Hihingi tayo ng tulong para sa iyo." Ngunit umiwas ang matanda na pinipilit ni Carlos. "Lola, huwag mo na itong tanggihan pa. May mga ibibigay ang gobyerno sa mga katulad mong senior citizen." At nagalit ang matanda at nakalimutan niyang itago ang kanyang boses. "Sino ka ba na kinakikialam sa akin?" At sa kanyang galit, nahatakok, nahulog ang bandana sa kanyang ulo at maskara sa mukha. Ito ang nakita ni Carlos. "Oh my God, hindi ka pala totoong matanda? Nilinlang mo lang pala ang taong bayan? Nagpapalimos ka sa kaanyuhan ng matanda upang ikaw ay kaawaan?" Sagot ng matanda, "Wala akong magagawa. Ito na ang buhay ko. Ngunit hindi ko yon ninakaw." "Tama, hindi mo ninakaw, pero nilinlang mo sila. Magkasing tulad din yon na ninakaw mo yon sa harapan ng mga tao." So hindi na tumuloy ang matanda sa kanyang lakad na papalimos sa bayan. Siya ay bumalik at inalis ang maskara na pagiging matanda at ibinalik niya sa tunay na kaanyuhan. At ito ay nakita ni Carlos. Susundan pa ang kwento na ito. Salamat sa panunood. More blessings din sa mga taong nagbabasa at nakikinig sa kwento na ito. Thanks a lot. God bless. Have a nice day, everyone. Bye-bye from Rose. With love. Love you from Philippines.